Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Webes. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. UAE, nangakong tutulong sa mga biktima ng Taal eruption. World Health Organization, muling magpupulong para sa desisyon ukol sa coronavirus outbreak. US, nagtala ng unang kaso ng Chinese coronavirus. El Nido, pasok sa listahan ng top solo travel destinations ng Huffington Post. Luis Manzano, sinagot ang basher na nagsasabing bitter siya sa Taal relief efforts ni Angel Locsin. At narito ang mga detalye ng dalawa sa aming mga trending na balita. Inanunsyo ng UAE na magpapadala ito ng kinatawan mula sa Emirates Red Crescent para tulungan ang mga biktima ng Taal eruption. Ito ay alinsunod sa utos ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince ng Abu Dhabi at Deputy Supreme Commander ng UAE Armed Forces matapos niyang ipahayag ang kanyang pakikiramay sa Pilipinas. Nakipagpulong naman si Philippine Ambassador to the UAE, Her Excellency Jocelyn Quintana, kay ERC Secretary General Dr. Mohammed Atik Al-Falahi para pag-usapan ang mga maaaring gawin para sa humanitarian mission sa mga biktima ng Taal. Nagpasalamat naman si Ambassador Quintana sa gobyerno ng UAE para sa kanilang taos-pusong pagtulong para sa mga biktima. Samantala, muling magpupulong ang World Health Organization o WHO para pag-usapan ang kanilang desisyon ukol sa coronavirus outbreak sa China. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, kailangan pa daw makakalap ng mas madami pang impormasyon ang mga doktor upang malaman kung dapat na bang ideklara ang outbreak na global health emergency. Sa kasalukuyan, umabot na sa 540 ang bilang ng mga apektado ng coronavirus outbreak. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jamil Domingo mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang iba pang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.